So, nararamdaman natin yung ma-attract nyo pa yung sudden flow of income. Kaya nga ito lumabas, guys. Blossoming abundance. Kaya nga pinamind ko sa inyo itong mga kasaganaan na to. Kasi unti-unti nyo talaga siyang ma-experience. Mamamanifest nyo talaga to. So, i-affirm nyo lang and i-comment nyo na rin sa baba, guys. No, money come to me. Palagi ako may pera and palagi ako nakakapera. Blessings come to me. Ganyan. Kung ano pa yung gusto nyong ma-attract. The more you state those affirmations over and over again, it's being seeded in your subconscious mind. And you will definitely see evidences sa iyong physical reality. Okay? So, nakikita natin yung mga ganun, mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ang ating fourth quarter kapalaran para ngayong October to December para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, tingnan natin guys yung mga paparating sa inyo ngayong fourth quarter. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi guys. General reading lang. Pag naka-resonate kayo guys, comment down below, okay? And, wow, so... sobrang ganda. And ito yung for 3 months, no, guys. October, November, December. So, pwede nyo siyang ulit-ulitin. Ulitin nyo sa October, sa November, sa December. Tapos, ibanggat nyo dun sa monthly reading nyo, mga kapiksi. Okay? So, wow. So, pagdating sa inyong love and relationship, unahin natin yung love and relationship, mga kapiksi. Kasi nakikita natin na magandang-maganda yung energy nyo pagdating sa pag-ibig, guys. Kahit ano pang relationship nyo, he or he-she na relationship, pwede rin naman sa she-she, mga kapiksi, pero more on he-she and she-she na type of relationship. Talagang ginagabayan yung inyong relationship, no? Para mas maging maayos, harmonious yung relationship nyo with your partner or specific person. So, may mga times na pakikiligin kayo. Yee! ng inyong mga partners, mga kapiksi. So, make sure na magtanim kayo, guys, no, ng maraming good memories pagdating sa relationship. And kung kayo naman, guys, ay nagkakaroon ng problema sa relasyon, pwede rin na maayos yung mga relationship nyo. Kung kayo naman ay nag-a-attract ng pag-ibig, mga kapiksi, let's say, for example, single ka, maaaring may mag-confess sa'yo ng kanilang feelings. Okay? So, you have to be open pagdating sa love. Palakasin nyo yung inyong love energy, alisin nyo guys yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yung mga negative emotions na yun, nagiging block siya sa pagkakaroon ng harmonious relationship. So, you have to clear those up, yung mga negative emotions na yun, alisin nyo sa vocabulary nyo para talaga maging maayos and harmonious yung relationship nyo. Sa mga nagdadanas ng problema sa relasyon, guys, no, meron tayong mga subliminals, relationship subliminals sa ating channel, pampabalisa, pampamiss, ganyan, pampabalik, pampaloyal. Pwede nyo siyang pakinggan. Libre lahat yun sa YouTube, guys. Okay? So, i-combo-combo nyo depende sa sitwasyon nyo, mga kapiksi. Alright? And then, pagdating naman sa abundance, guys, nakikita natin na unti-unting nawawala yung mga blocks nyo sa kaperahan. Okay? Kasi, with this cornucopia in reverse plus blossoming abundance in upright, ibig sabihin nito, guys, unti-unting mawawala yung mga balakid nyo sa kaperahan, sa blessings, sa abundance, and may experience nyo yung mga blessings at pagpapala ng nasa taas. So, paano ba to ginagawa? Dun sa mga bago nating kapiksi, baka hindi nyo pa alam, no? Pero sa mga luma, kapag ka regular viewers na kayo, palagi ko naman tong minimension, so baka natandaan nyo na. Kailangan ng attitude of gratitude and appreciation, mga kapiksi. Ibig sabihin, always be grateful kayo. Palagi kayo magpasalamat sa lahat ng blessings na natatamas sa inyo. No matter how big, no matter how small. And then, of course, prayers and affirmations. Yung pagdadasal, mga kapiksi, and affirming for your desires, for more blessings. Para talagang mag-spiral kayo sa kasaganaan, okay? And syempre yung hard work and dedication. Sabi nga, 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, wag kayong mag-expect na yumaman kayo kung tatamad-tamad kayo, 'di ba?
Alright, and then yung last but not the least mga kapiksi is yung pagkakaroon ng positibong mental diet. So avoid nyo na guys yung pagre-reklamo, tigilan nyo na yung kare-reklamo nyo na malas kayo, wala kayong pera, liit-liit ang sahod nyo, ang hirap-hirap ng buhay nyo, etc. etc. The more na sinasabi nyo yun, the more you're affirming for those and the more na you will see evidences of those. Instead, palitan nyo yung complaints into gratitude and sabayan ng positibong mental diet para talagang managana yung inyong buhay, ma-experience nyo to, okay? So, i-comment nyo na to, i-mind nyo na tong mga abundance na to, kasaganaan. Comment down below, mga kapiksi, mind abundance, mind kasaganaan, mind blessings, mind prosperity, no? Para talagang ma-experience nyo itong mga kasaganaan na to, guys, alright? And then, magkakaroon kayo ng pagpapahinga, mga kapiksi. Makapagpahinga kayo, makapag-relax kayo, guys. Kasi yung mga toxic na mga tao sa paligid nyo, yung mga nanluloko sa inyo, ganyan. Yung mga sinaktan kayo, yung mga nagpahirap sa inyo. Unti-unti silang nagdi-disappear sa buhay nyo, mga kapiksi. Especially kung hindi nyo na sila iniisip, kung hindi nyo na sila binibigyan ng energy, talagang mawawala sila sa inyo. Sa inyong 3D, mawawalan sila ng space. And makakapagpahinga and makakapag-relax kayo. And this is the best time for relaxation, guys, no? Kasi December, di ba? I mean, papunta ng December. Usually, pag December, maraming nagli-leave sa trabaho, nagbabakasyon, holiday season, ganyan. So, take nyo yung time na yon para makapag-recharge, makapagpahinga, okay? And para, alam nyo yun, meron kayong energy sa susunod na taon. Alright? Okay. So, comment down below. Taurus, napakaganda ng energy nyo. Love and blessings, no? So, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo for 3 months. Shuffle natin ng cards. Hanapin ko yung energy ng Taurus, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And kapag natutunan mo yung course na yan, as in, uunda tataasen, so talaga yung buhay mo. So mag-send ka na ng email for promos and discounts, guys. Alright? So Taurus, kayo ay na-represent, guys, ng Queen of Coins, no, sa ating spread. Hahatiin natin yung reading sa tatlo para sa October, November, December. Pero anytime naman, sa loob ng third quarter, maaaring itong ma-experience, mga kapiksi. For some of you guys, yung sinabi kong pagbabakasyon, no, nakikita natin na maaaring yung iba sa inyo, maaaring mag-travel, magbakasyon, makapagpahinga, parang mapapahinga yung isip nyo, yun talaga yung nararamdaman natin from those emotional pain na na-experience nyo, mga kapiksi. So parang magkakaroon kayo ng ease of mind, peace of mind, from your emotional pain, mga kapiksi, okay? So, take time to relax. Pero yung iba sa inyo, guys, parang iniisip nyo pa kung magbabakasyon kayo kasi medyo yung parang hindi nyo siya napag-budgetan. And okay lang naman yung guys. Pag sinabi naman bakasyon, it doesn't necessarily mean na kailangan nyo mag-travel, no? Pwede naman kayo magbakasyon na nasa bahay lang, pahinga lang, pero at least ma-recharge kayo, mapahinga kayo from stress, di ba? Kasi nakaka-stress din yung araw-araw na lang na trabaho ng trabaho, wala nang time para makapag-relax. So, medyo relax-relax din kayo, mga kapiksi. For some of you, may mga, meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. For some of you guys, may maaaring bagong opportunity or bagong offer, bagong simula na maaaring magdala sa inyo ng kaperahan. Pero this is parang additional source of income na hindi naman ganun kalakihan, pero magdadagdag siya ng
income sa inyo. Kumbaga magdadagdag, pandagdag, pantustos, ganyan. At least merong pandagdag. Yun yung importante, di ba? Sa panahon kasi ngayon, we have to admit, no, hindi na masyado tayong nagre-rely sa isang source of income lang. Meron talagang iba na may mga side hustles, racket, ganyan. Noong panahon namin, racket ang tawag doon. Sa panahon ngayon, social na, side hustles, yeah. Dati noong panahon namin, sideline o kaya racket, di ba? So, yeah, you should be proud na may mga ganun kayo kasi ibig sabihin talagang para sa ekonomiya nyo, di ba? So, tuloy-tuloy nyo lang yan, mga kapiksi. November, guys, grabe, may mga mamamanifest kayo, may mga darating sa inyo na kaperahan. So, nakikita natin yung pagiging consistent, no? So, nakikita natin na maaaring meron kayong simulan na may kinalaman sa kaperahan. Tapos, November, may experience nyo na yung flow, yung sudden flow ng income dahil dito sa bagong opportunity na yung ine-explore. And hindi lang ikaw masaya sa pera, pero magiging masaya ka rin. Yung vibration mo, umaangat, tumataas, no? Ganun talaga yung nagagawa ng pera. Ibig sabihin, money can't buy you happiness, no? Pero it brings you comfortability, 'di ba? Syempre pag comfortable ka and if you can buy things for yourself and for your family, syempre may kasiyahan din siya na kaakibat, mga kapiksi. So nararamdaman natin yung ma-attract nyo pa yung sudden flow of income. Kaya nga ito lumabas, guys. Blossoming abundance. Kaya nga pinamind ko sa inyo itong mga kasaganaan na to kasi unti-unti nyo talaga siyang ma-experience, mamamanifest nyo talaga to. So, i-affirm nyo lang and i-comment nyo na rin sa baba, guys, no, money come to me. Palagi ako may pera and palagi ako nakakapera. Blessings come to me, ganyan. Kung ano pa yung gusto nyong ma-attract, the more you state those affirmations over and over again, it's being seeded in your subconscious mind and you will definitely see evidences sa iyong physical reality. Okay? So, nakikita natin yung mga ganun, mga kapiksi. At saka yung sinabi ko sa inyong peace of mind, definitely guys, talaga nagkakaroon kayo ng peace of mind. Kasi, parang tinatalikuran nyo na yung mga negative na tao, mga negative na sitwasyon sa paligid nyo and ready na kayo to move forward. Ready na kayong kalimutan yung mga negative past circumstances nyo and ready na kayong magbagong buhay. So, kayo na mismo yung nagbibigay ng call sa sarili nyo na I'm so done with this, ayoko na nito, babay na ako dyan, hindi na ako maghihirap, hindi na ako iiyak, ganyan. So parang sinusumpa nyo na yung yung mga kanigahan nyo, natutunahin ang leksyon, and kayo na mismo yung magbabago towards a positive change. So syempre, win-win yan sa inyo kasi maganda yung magiging dala nyan. So, December, guys, nakikita natin na merong pagkukunting emo, no, pagdating sa relasyon. Meron tayong presence ng tawag dito, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Yes, merong konting kaimuhan pagdating sa relationship, mga kapiksi. Pero, ito kasi, especially kung meron kayong negative na story na may kinalaman sa betrayal, ganyan, mga trust issues, no? Pwede kasing, I'm sensing na sa past ito, guys, no? Na parang nare-remember, nare-reminis nyo. Pero nararamdaman din natin yung, kagaya nga nung sabi ko, guys, na hindi pala yun sa inyo, sa ibang zodiac sign pala yun, sorry. Ay, hindi, sa inyo nga, di ba? Yung Angel of Love at saka ito. Yan. Kasi nakita natin na talagang maganda yung inyong takbo ng inyong relationship. So, I'm sensing na itong mga betrayal issue na to is from your past, mga kapiksi, and magkakaroon ng magandang changes pagdating sa inyong relationship kasi marirealize nyo kung gaano nyo kamahal yung isa't isa and marirealize nyo kung gaano kayo kamahal nitong person na to and kung gaano nyo rin siya kamahal, kung gaano nyo ayaw siyang mawala sa buhay nyo, okay? So, I'm sensing na kung nagkaroon ng betrayal issue dito, guys, is magkakaroon ng forgiveness, no? Forgiveness and acceptance. Although, meron ako nararamdaman na some kind of fear and sadness din. Kapag naaalala nyo siguro yung nakaraan. Pero, guys, kung gusto nyo magkaroon ng harmonious na relationship, sabi ko nga,
it's very important na kalimutan nyo yung past, especially negative stories. So acceptance and forgiveness yung number one. And then forget. As in literal na dapat kalimutan nyo yung past. Kasi kung hindi nyo siya kanalimutan, you will be haunted forever, like every day. Hindi, pag hindi nyo siya kinalimutan, araw-araw nyo siyang may isip, araw-araw nyo lang parurusahan yung sarili nyo, and pwede siyang mag-manifest or mangyari ulit in the future. So, yun yung dapat nyong iwasan, especially kung ayaw nyo namang makipaghiwalay dito sa person na to and gusto nyong maging ma-okay yung relationship nyo. Otherwise, kayo din bahala, no? Sa relationship nyo, okay? Meron naman tayo, again guys, meron tayo mga relationship subliminals, no? Mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Libre lahat sa YouTube. Kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin. Mag-send lang kayo ng email, mga kapiksi. Sobrang dami na ng success stories nyan and pwede nyo i-combo-combo para makatulong sa relationship nyo. Alright? Okay, so yeah. Yan ang reading motorius. Comment down below guys if nakaresonate kayo. Ito yung ating money reading for September guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.